Hello po, welcome po sa aking channel. Ang papag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa Science of Attraction. Kailan ba dapat ibigay si Badiday kay Toto? Sa mga hindi po nakakaalam, no, galing po ito sa RTIA tungkol kay Badiday at Toto. Si Badiday po ay ang pribadong parte ng katawan ng babae at si Toto naman ay pribadong parte ng katawan ng lalaki. So isa po yan sa mga matatakil natin ngayon kung kailan ba yung tamang panahon, mga girls. So kung nakikita nyo ngayon, no, nandito ako sa sasakyan kasi nga sa bahay madali akong makita ng mga bata. So alam nyo naman, masyado pa silang clingy dahil maliliit pa. Anyway, gumawa ko ng notes para mas clear yung pagpapaliwanag ko at ito po ay ni-research ko ng maigi. So anyway, ang papag-usapan nga natin, no, ay tungkol sa Science of Attraction. Isa po sa ginagawa ng utak natin ay nagre-release ng mga hormones, also known as neurotransmitter. Ang hypothalamus po ay parte ng utak natin. Ang nire-release niya ay dopamine. Ang dopamine po ay happy hormone. Kailangan lang nyo lang kasing malaman yan para malaman nyo kung ano yung ginagawa nila sa isang relationship. Paano sila nakaka-apekto sa isang relationship? Ano yung mga nangyayari sa utak natin? So anyway, so ang dopamine nga po ay happy neurotransmitter, happy hormone. Ang norepinephrine naman ay, kumbaga, hormone din siya na nire-release ng utak natin at responsable siya para tayo ay maging alive, tayo ay maging alert. Kapag po tayo ay, kumbaga, nagkakagusto sa isang tao, di ba, feeling mo happy ka pag dumadaan si crush. Tapos kapag may gusto ka, pag feeling mo in love ka, parang alive ka, masaya ka, hindi ka tinatamad, hindi ka lulugo-lugo, palagi kang excited. So yun po, ang responsable naman doon ay ang norepinephrine. Sabi nga, no, tayo po ay, kumbaga, sobrang ready natin ma-in love. Sobrang ready tayo sa love. Nilikha tayo for love. Nilikha tayo para umibig. Nilikha tayo para tumanggap ng pag-ibig. Di ba? Para siyang napakamakata niya. Anyway, ang isa sa parang weird sa pag nai-in love yung tao. Kasi di ba, halimbawa, yung mahiyain parang nagiging open siya bigla. Nagiging medyo madaldal siya. O kaya, yung medyo reserved na tao, parang mas nagiging ano siya, yung straightforward siya. Kapag umiibig siya, kasi ang responsable naman po doon ay ang serotonin. Low serotonin. Ang serotonin po ay hormone siya, neurotransmitter din siya sa utak natin. At responsable naman to sa self-control. Pasensya na kayo, parang biglang may umandar na sa sasakyan. Binuksan ko yung bintana kasi syempre nakapark siya, di ba? Mainit. Anyway, pasensya na kayo. So, ang serotonin po ay responsable siya sa self-control. Kapag umiibig tayo o nakakagusto tayo, bumababa yung serotonin natin. Ibig sabihin, yung self-control natin, medyo bumababa siya. Kaya nga, di ba, parang sabi nga nila, yung pag-ibig, para kang nagiging tanga. Sorry for the word, ha. Pero parang, alam mo yun, gumagawa ka ng mga bagay na hindi, kumbaga, hindi wise. Nakakagawa ka ng mga bagay na mali. Kasi nga, dahil sa low serotonin, parang, kumbaga, hindi yung utak mo, hindi siya yung sobrang rational. Nagiging irrational, nagiging hindi accurate yung pag-iisip mo. Kasi nadadala ka ng mga hormones na to, ng dopamine, ng norepinephrine. Parang yung hormones mo, kumbaga, sobrang nagiging wild sila. Kaya yung serotonin mo sa self-control, parang nadadala siya. Yun po yung nangyayari sa mga utak-utak natin. Anyway, so, ang una pong gusto kong i-share sa inyo about sa attraction ay ang tinatawag na lust. Opo, lust, pag nanasa. So, basahin ko itong note ko, ha. Ang sabi po, kapag nanasa yung umiiral sa isang tao, ang responsable diyan, tumataas yung testosterone niya sa lalaki at
estrogen niya sa babae. So, alam naman po natin kung ano yung testosterone at ano ang estrogen. Sila po ay responsable sa ating tinatawag na sex drive. So, yun na yun. Kasi gusto ko pong maging healthy po tong usapan na to, no? At wholesome siya. Kasi baka mamaya may mga teenager na nanonood o kaya mga batang manonood dito. Gusto ko po maging family friendly tsaka helpful po ang channel na to para sa lahat. So anyway, so ang testosterone ay para sa sex drive ng lalaki at ang estrogen ay sa sex drive ng babae. So kapag pag nanasa po yung umiiral sa isang tao, tumataas yung level nila. So ang sabi po dito, kapag pag ang tumataas lang yung mga hormones na yon sa lalaki at sa babae, ibig sabihin po nito, hindi sila nakakaramdam ng commitment sa tao na yon. Pag last lang po, wala siyang yung commitment, wala siyang sacrificial love. Kasi ano lang eh, kumbaga, pinagnanasaan niya lang, kumbaga, ano lang siya, physical lang siya. Sabi po dito, our body needs for sexual expression. Ibig sabihin, alam naman natin yan bilang tao, kumbaga, ang tao, normal sa kanya na may pangangailangan siya na ganun. But it is not a license to fulfill the sexual appetite in an immoral manner through perversions. Pero hindi porkit normal sa isang tao na meron siyang desire na ganun, ay may lisensya ka na maging immoral. May lisensya na tayo na gumawa ng mga bagay na alam nating mali. Sabi po dito, when a man driven purely has an orgasm, his testosterone is diminished, so he has no further interest in the female. Ibig sabihin po no, pag yung lalaki na driven lang siya sa, kumbaga driven lang siya ng testosterone niya, kapag naibuhos niya na, kumbaga na-express niya na yung gusto niyang gawin sa babae, pag bumaba na yung testosterone niya, ano na rin, nawawala na din yung interest niya sa babae. Hindi na siya nakakaroon ng, kumbaga, hangarin na i-level up yung isang relasyon. Kasi, mostly, kumbaga, physical lang siya. Kumbaga, ano lang siya, sex drive lang siya. Wala pa siya yung doon sa, wala pa siyang iniisip na sacrificial love, wala pa siyang iniisip na commitment, purely sexual lang siya. Kaya sabi no, kapag halimbawa yung lalaki, ano lang sa may pagnanasa lang sa iyo, tapos na ibigay mo na yung pagnanasa niya na yon, wala na. Kaya nga po may mga lalaki no na pagkatapos mabuntisan yung babae, tumatakbo. Hindi ko naman po nila lahat. Pero kadalasan mga lalaki to, kasi ang sa mga babae po no, meron din naman mga pasaway. Madami-dami din sila, pero ang pinaka-majority sa mga babae, meron kaming tinatawag na malakas sa amin yung bond hormone. Mas malakas sa amin yung oxytocin. Kumbaga, sa amin, hindi lang siya yung pisikalan. Gusto namin ng may bonding. Gusto namin yung may emosyon. Gusto namin yung may pagki-care. So, ganun po yung babae, no? Although, sinasabi ko nga, hindi naman to pangkalahatan. Majority lang siya. Kasi di ba meron din naman mga pasaway na kumbaga lumilihis ng landas. Anyway, ang sabi po dito, no, pagkatapos daw ng lalaki na yun na nga, masatisfy na yung pagnanasa niya, yung lalaki na yun, palagi siyang naghahanap nung true love niya. Yung true love na magsasatisfy ng needs ng kaluluwa niya, ng soul niya. Kumbaga, di ba may mga lalaki na parang ginagawa lang, o kaya, sorry for the term, pero ginagamit lang itong babae o mga babae na to, pero ito talaga yung mahal niya. Meron talaga siyang mahal. O kaya may hinahanap talaga siya na mamahalin kung hindi niya pa nakikita. Kasi iba yun eh. Dito po malalaman yun, no, kung ano yun. So, anyway, tayo nga po sa mga babae, kadalasan sa atin, gusto natin ng bonding. Sa una po, pagnanasa. Ang pangalawa naman ay attraction o pagkakagusto. Ito po yung science ng love, no? Science ng, science of attraction, I mean.
Ito po yung signs of attraction. So, may pagnanasa, ito naman pagkakagusto, pagkakagusto. O kaya ano, attracted ka. Sabi po dito, the first state of attraction is seeing someone you hope to get to know for possible attachment. Sabi, ang unang level ng attraction, yung kapag nakita mo siya, na nagustuhan mo siya, o kaya medyo nagkagusto ka, nagkakrush ka, parang naghahanap ka ng way na yung tao na yun, ano mo pa siya, yung makilala mo pa siya at magkaroon ng posibleng mas malalim pa na pagsasamahan. Parang gusto mo pa na, oy, ang cute niya no. Ano kaya yung pangalan niya? Saan kaya siya nakatira? Yung mga ganun-ganun na effect. So, kumbaga, pag may nagustuhan ka, gusto mo nang, hindi lang naman yung nagustuhan mo, tapos hanggang sa, yun, nagustuhan mo, tapos bigla na siyang nawala. Although may ganun rin naman yung mababaw na crush, pero yung pag nagkagusto ka talaga, yung talagang nagustuhan mo, tipo mo talaga siya, gusto mo siyang makilala, marami kang, kumbaga, gustong alamin tungkol sa kanya. Sabi po dito, both male and female will look for opportunities to spend time hoping the relationship will continue. Kumbaga, andyan na yung gustong-gusto mo siyang makausap, gustong-gusto mo siyang bisitahin, naghahanap ka ng time na, kumbaga, may mag-level up pa sa relasyon nyo. Kumbaga, kung friends lang kayo, o kaya magkakilala lang kayo, gusto mo maging kayo na. Pero reminder po, wag pong sumama sa team marupok. Anyway, so, sa attraction po, o pagkakagusto, pareho din yun, tumataas yung dopamine, pati yung norepinephrine niya, yung hormones natin sa utak, yung neurotransmitters natin sa utak. Anyway po, ito pong mga hormones na to, may iba pa yun silang gamit. Pero, ang pinofocus ko lang ay tungkol nga sa attraction. Kasi ang pinag-uusapan natin, science of attraction. So, hindi ko na itatakil kung ano pa yung ginagawa ng dopamine, ano pa ginagawa ng norepinephrine, ano pa yung ginagawa ng serotonin. Anyway, so, kapag attracted ka sa isang tao, yun nga, mataas dopamine mo, happy ka, mataas yung norepinephrine mo, energetic ka, lively ka, excited ka, mababa yung serotonin mo. Kaya kumbaga parang mas malakas yung bugso ng damdamin mo kaysa sa kumbaga sound mind mo, sa rational thinking mo. Kaya nga 'di ba, maraming mga tao yung nagkakamali dahil nga sa pagmamadali nila, dahil bugso ng damdamin eh. Anyway, ang sabi po dito, if sex happens early in the attraction stage, the male will likely lose interest before he has a chance to develop enough neurotransmitters to want to take the relationship further. Sabi po, kapag halimbawa, so may attraction, no? Kapag po nagsiping na kayo agad, may nangyari na sa inyo agad, madalas yung lalaki nawawala na siya ng interest kasi hindi pa na-develop yung neurotransmitters or hormones na responsable para mag-level up yung relationship, magkaroon siya ng desire o magkaroon siya ng hangarin na i-level up yung relationship nyo. So, doon na tatalon ang attachment. Pag sinabi pong attachment, sabi po sa dictionary, feeling of affection, fond regard, yung hindi ka lang sa kanya yung basta attracted ka, hindi mo lang yung may physical na gusto mong may mangyari sa inyo. Pag sinabi pong attachment, may affection ka, ibig sabihin may pagpapahalaga ka, may totoo kang concern sa tao. Sa attachment po, ang responsable po dito ay ang dalawang hormones. Dito na po pumapasok si oxytocin. Si oxytocin po ay hormone o neurotransmitter sa utak natin na responsable sa feeling of love. Ang tawag po dito ay love hormone. Tinatawag din siya na cuddle hormone. Yung kapag yakap mo yung taong mahal mo, alam niyo yun, yung feeling mo secure ka, feeling mo yung warm feeling, yung mas napakasarap niya sa pakiramdam. Siyempre, no, nakaka-relate ako yan kasi po, may asawang tao na po ako, napagdaanan ko na po yan, ligaw-ligawan. Mamaya, isi-share ko po sa inyo yung personal testimony ko namin ng asawa ko.
at i-relate natin dito sa topic natin. Anyway, so yun nga po, no, pag sinabing attachment, may pagpapahalaga, meron siyang affection sa'yo. Yung kumbaga, mas malalim na damdamin, hindi lang siya sexual, hindi lang siya pagnanasa, hindi lang siya basta pagkakagusto. Kasi pag attachment ng pinag-uusapan, andun na yung oxytocin, andun na yung mahal mo siya. Andun na din yung vasopressin. Ang vasopressin po ay ang pangalawang hormone na kumbaga dumadagsa sa utak ng tao kapag feeling niya siya na. Ang vasopressin naman po ay ay responsable sa monogamous bond. Pag sinabi pong monogamous bond, yung siya lang. Hindi yung siya, may number one, may number two, may number three. Hindi, pag sinabing vasopressin, gusto mo siya lang. Hindi mo na nakikita yung sarili mo na may kasamang iba. Siya lang at wala ng iba. Anyway, so, ang oxytocin po, bukod sa love hormone at cuddle hormone, responsable din siya para sa empathy, trust, sexual activity, at relationship building. Ibig sabihin, pag sinabi pong empathy, yung nilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon niya, inuunawa mo siya, yung ayaw mo siyang masaktan. Kumbaga, ano doon yung deep na pagkikare mo sa kanya. Pag sinabing trust, may tiwala ka sa kanya. Yun nga po, meron ding sexual activity. Siyempre, kung mahal mo, di ba, gusto mong iparamdam sa iba't ibang way yung pagmamahal na yun. Hindi lang siya pure physical, pero iba't ibang way. At kasama na nga doon ang pagkakaroon ng, you know, physical na contact. At nandoon din po yung relationship building. Ibig sabihin, hindi lang yung basta kagaya sa pagnanasa na, boom! Tapos noon, wala nang interest, takbo na si guy. Pero dito po, pag sinabi yung relationship building, kasi nga, feeling nyo siya na eh. Feeling mo siya na. So, ibig sabihin, gusto mo yung relationship nyo mag-grow pa, yumabong pa. Ang sabi po dito, no, oxytocin and vasopressin of both the female and male when are released in the brains when they think they have found their long-term mate. So, pag nalaman mo na, o kaya pag naiisip mo siya, nararamdaman mo siya na. Kaya yun po, no, yung oxytocin, yung vasopressin, talagang nagpa-flood siya sa utak mo. Gusto mo, siya lang yung karelasyon mo, siya lang yung naiisip mo, kumbaga, hindi mo na nakikita talaga yung sarili mo sa iba, may trust ka sa kanya, may empathy ka sa kanya, gusto mo mag-grow yung relationship mo sa kanya, kumbaga, ano, gusto mo maging stable yung relationship mo sa kanya o yung relationship nyo, gusto mo maging secure yung relationship nyo sa isa't isa. So, sabi nga, no, long-term mate. I should say also na life, kumbaga, lifelong mate. Sabi po dito, when the male makes this commitment, his testosterone levels drop, which helps keep him from being distracted by other females. So, kapag po ang dumadagsa o kaya nire-release sa utak ng tao, ay ang vasopressin at oxytocin. Yung testosterone ng lalaki ay bumababa, which is nakakatulong para hindi siya maging matukso sa mga ibang babae. Kasi kumbaga ando doon yung pagki-care mo eh. Ando doon yung pagki-care mo sa isang tao, ando doon yung affection mo, ando doon yung trust mo sa isang tao. Kumbaga sa para sa iyo itong tao na to, siya na at wala nang iba. Kaya hindi ka lang driven ng pagnanasa. Pag hindi ka driven ng pagnanasa, hindi ka madaling matukso sa ibang mga babae. Sabi nga, gusto ko lang i-share sa inyo, no? Sabi nga dito, no, sa nabasa kong quote dati, if love is great, sex can wait. Ibig sabihin, no, yung totoong pagmamahal, hindi lang siya driven ng physical contact. Pag totoong mahal mo yung isang tao, makakapaghintayan. Kaya yun, no, so, ito pong sinishare ko sa inyo tungkol kay Badiday at Toto. Kailan ba dapat ibigay si Badiday kay Toto?
So, yun nga po, yung pagnanasa, yung attraction, at yung attachment. So, dun sa tatlo na yun, sa tingin nyo, kailan the best ibigay si Badiday kay Toto? Kapag ba yung bugso ng pagnanasa? Dapat ba, pag yung lalaki, kinukulit-kulit ka, "Uy, come on, tara na babe, mag-ano na tayo, punta na tayong Sogo." Dapat ba, ibigay mo? Pero nasa sa inyo po yun. Pero, dapat ba pag, kumbaga may gusto, feeling mo may gusto siya sa'yo, o kaya gusto ka niya, gusto mo rin siya, kapag ba mag, GF, BF na kayo, ibigay mo na dapat si Badiday? Sa tingin ko, no, sa, dito po sa pag-aaral natin, hindi pa rin, no. Kasi, ang kailangan, yung commitment, kailangan committed siya sa'yo. Alam niyo po, sa isang simpleng salita po, ang the best way na ibigay yung sarili natin, yung pagkababae natin sa isang lalaki ay kapag kasal na tayo. Kapag napatunayan na natin na yung lalaki may seryosong commitment sa atin. Kapag napatunayan na natin na yung lalaki sincere yung pagmamahal niya sa atin, kapag genuine yung sinasabi niyang pag-ibig niya para sa atin. At paano nga po natin yun mapapatunayan? Siyempre, kapag kinasal na tayo, although hindi naman sinasabi ng iba, no? Ay, hindi naman ano yung kasal, kahit kasal na kayo, pwede naman siyang magloko eh. Pero alam nyo, ibang topic na yan. Kasi yung iba, di ba, yung iba, totoo naman yung love nila. Pero minsan, kasi po, ang relationship, no, parang gusto ko lang i-ano sa mga gusto nagsasabi ng ganun, ng mga, sa mga against ng ganun. Na oo, kahit na yung nagsasama na kayo, kasal na kayo, nagpifail, may mga nagpifail ng marriage, pero may mga reason po yun. Hindi ko naman sinasabing valid yun para magloko o mga liwa. Kasi po, ang sinasabi nga po, ang marriage, dapat, ano, kinukultivate mo siya. Hindi mo siya yung parang sasakyan na ilalagay mo lang siya sa cruise control. Pag sinabi pong cruise control, may pipindutin kang button na yung sasakyan, idadrive, kumbaga, tumatakbo siya ng sarili niya. Hindi mo gagamitin yung steering wheel kahit pa ganyan-ganyan ka lang. Pero para lang yun sa daan na mahabang long drive siya tapos straight yung daan. Siyempre, pag curvy siya, kailangan kumbaga, gagamitin mo yung steering wheel. Pero anyway, yun nga po, na ang pagsasama, hindi mo pwedeng ilagay mo lang siya na hayaan mo lang siya na sa sarili niya. Hayaan nyo lang yung relationship nyo na ganun lang, kasal na kami, o sige, ganyan lang. Hindi po. Ang relationship po, ang pagsasama, kahit kasal na kayo, kinukultivate yan. Pag sinabing kinukultivate, kumbaga, gumagawa ka ng way para mag-grow. Para pong pag maghahalaman ka, no? Pag maghahalaman ka, hindi na, mag-expect ka ba na yung puno na yan lumago nang hindi mo dinidiligan, nang walang tamang paaraw, nang walang tamang pataba. Ganun din po sa relationship natin. Lalo na ang buhay natin, di ba ang buhay ng tao, madaming pagsubok, madaming struggle, hindi tayo perpekto, may mga kahinaan tayo. Kaya importante yung nandoon kayo sa isa't isa actively na gumagawa kayo ng paraan na ang pagsasama nyo ay mas maging strong. Ang bond nyo ay mas maging strong. Na andoon yung hangarin nyo na isatisfy yung needs ng isa't isa. Hindi lang si babae lang sa lalaki o kaya si lalaki lang sa babae. Dapat both of you, meron kayong quality time na mag-usap, pag-usapan yung relasyon nyo, kung may problema, ano pa yung pwedeng gawin para mas maging strong yung marriage nyo. Kaya nga may mga marriage retreat, no? Kami ng asawa ko, hanggat kaya namin, every year, sumasali kami sa marriage retreat sa church namin, sa marriage conference. Ang hindi lang ako doon nakapunta, yung ano, bagong panganak ako, tsaka yung maliit pa yung baby, at tsaka nung nagbakasyon ako sa Pilipinas. Pero kami, gumagawa kami talaga ng way para mas maging strong yung marriage namin. So, hindi ko po sinasabi na pag sinabing kasal kayo, hindi 100% hindi magpi-fail. Kapag nagsabi ng commitment o nagbigay ng commitment yung lalaki, hindi ko naman sinasabi na 100% magiging successful. Siyempre, nasa sa inyo pa rin yan. Kasi kahit na
nung bago kayong kasal, sobrang love nyo yung isa't isa. Pag pinabayaan nyo, tapos dumating na yung pagsubok, dumating na yung mga iba't ibang responsibilidad, nane-neglect nyo na yung isa't isa, napapabayaan nyo na yung mga pangangailangan ng isa't isa, hindi lang physically ha, emotionally, mentally, yung ganun, pag wala kayo para sa isa't isa, kumbaga, natatabunan yung pagmamahal nyo para sa isa't isa ng frustration, ng disappointment, ng mga negative feelings. Kaya yun, ibang topic naman po yun. So, kumbaga, segue lang yun, o kaya, pagpapaliwanag ko lang yun sa mga masyadong negative. Pero totoo naman po no, na sabi nga nila, mas pinapahalagahan ang pinaghihirapan. Kumbaga, kung basta-basta na lang natin ipibigay yung sarili natin ganyan, kumbaga, diniscuss na naman natin yung science of attraction. Kung anong-anong hormones yung nagiging responsable sa pagnanasa, sa attraction, at sa attachment. So, dapat po no, tayo, mag-isip din tayo, bakit natin ibibigay yung sarili natin sa isang lalaki na wala pang napatunayan na commitment para sa atin. Ako po, ibigay ko pong example sa inyo yung sarili ko. Hindi po ako perfectong tao. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ang pangalan ko po ay Gilda. Ay, nandiyan naman sa pangalan ng channel ko, no? Inday Gilda. Inday po siya kasi Bisaya ako. Bisaya yung mga magulang ko. So anyway, parang pet name nila yun sa akin. Ako po, kami ng asawa ko, may nangyari po sa amin sa after namin ikasal, naghintay talaga kami. Kasi nga po, hindi lang siya yung basta driven kami ng, kumbaga, attraction namin sa isa't isa, hindi po eh. Bukod sa sincere at genuine yung pagmamahal namin sa isa't isa, nandoon din yung moral values namin. Ando doon din yung Christian values namin. Kasi pareho kaming nagsasabi na kilala namin yung Panginoon. So, syempre, dapat kung totoong kilala namin yung Panginoon o may Panginoon sa buhay namin, may Panginoong Jesus sa buhay namin, dapat, kumbaga, sumasabay yung kilos namin. So, bukod po sa pagmamahal namin sa isa't isa, una pong nagbabind sa amin ay yung pagkakilala at pagmamahal namin sa Panginoong Jesus. So yan po yung moral values namin. Driven po siya ng faith namin. Pero anyway, bukod po dyan, sa inyo naman po, hindi ko alam kung ano yung moral values nyo o kung ano paman. Pero sana po no, isaalang-alang nyo yung pinag-aralan natin na science of attraction, na tayo po ay magkaroon ng wise decision, ng informed decision. Kumbaga, bakit ko to gagawin? Pag-isipan po natin maigi. Alam ko po na hindi siya ganun kadali, no? Kasi syempre, dumaan rin ako sa ganyan. Kami po ng asawa ko ngayon, no? Kasi wala naman akong ibang naging boyfriend, kundi asawa ko lang. Nagka-boyfriend po ako, 28 na po ako at kinasal po kami, 29 ako. So, siya lang kasi ang personality ko po noon, no? Masyado po akong stricto, tsaka para sa akin, mas mabuti nang mag-isa na lang ako kaysa sumabak ako sa ganyan at magkamali. Tapos ang apektado mga anak ko. Kasi ang dami-dami ko na pong nakita na mga ng epekto ng pagkakaroon ng broken family sa mga bata. Dahil dati po akong naging youth leader sa church namin. So, kaya alam ko po yan. Kaya ako po mismo, nagdesisyon ako sa sarili ko na di bali nang maging single na lang ako for life kasi naman magkamali. Although kahit na anong paghahanda natin, kahit na anong pagre-ready natin, maaaring magkamali pa rin tayo. Pero at least po, gawin po natin, sikapin po natin na gawin yung tama. Sabi nga no, yung asawa ko no, isa po sa ginawa ko dyan, tines ko siya. Tines ko yung kaseryosohan niya, tines ko yung commitment niya. Kaya po, para po sa ating mga kababaihan, bago po natin isuko si Badiday kay Toto, itest muna natin yung sincerity tsaka yung commitment ng lalaki. Kasi po, ikwento ko po sa inyo, no? Sa amin ang asawa ko. Nakakilala po kami niyan sa online. Ang pangalan po ng site ay Christian Dating for Free.
So, yun, pareho kaming Christian, tapos nag-meet kami doon, pero warning lang po, hindi po lahat ng pumupunta doon ay mga Christian, at marami po doon mga mangluloko. So anyway, so nung nag-meet kami doon, edi yun, usap-usap na, tapos sinabi niya na gusto niya ako, ganyan-ganyan. Siyempre, ako una, hindi ko talaga siya masyado gusto kasi parang, basta kasi, ano siya, mabalbas siya, eh hindi ako mahilig sa mabalbas, tas parang wala agad doon yung, alam niyo yun, yung parang, ay gusto ko siya, parang isip ko, ay siguro magkaibigan na lang kami. Pero habang sa pag-uusap namin, parang unti-unti, kasi nalalaman ko na yung values niya, yung pananaw niya, kung gaano ka-importante sa kanya yung faith niya, unti-unti, parang nag-grow yung attraction ko sa kanya. So, kaya yun, no, hanggang sa yun, sabi niya, liligawan niya ako. Alam niyo po, nung sinabi niya na yun, ang sabi ko sa kanya, sige, kung talagang seryoso ka, sabi ko sa kanya, magpaalam ka sa mga magulang ko. Ang tanda-tanda ko na, no, 28 na, tapos magpapaalam pa talaga. Pero kasi, gusto kong i-test kung gaano siya ka-sincere. Gusto kong i-test kung gaano siya ka-totoo. Kasi alam nyo naman, ang dami-dami dyan, parang magaling lang sa umpisa. Pag nakuha yung gusto, parang wala na. Tsaka gusto ko talagang malaman kung may respeto siya sa pamilya ko. Kung marunong siyang rumespeto sa mga magulang ko. Eh, di sabi ko sa kanya, oh, ito number ng mama ko, tawagan mo. Sabi niya, anong sasabihin ko sa magulang mo? Sabi ko, edi magpakilala ka, sabihin mo kung ano yung intention mo sa anak nila. Edi, ngayon, tawag-tawag siya, no? So, ayun nga, tumawag naman siya kahit na hindi sila masyado magkaintindihan ng papa ko kasi nga, American siya. Kaya, yung papa ko parang yes lang ng yes. Tapos yung mama ko, medyo nakausap niya ng konti kasi nakapagtrabaho naman yung mama ko sa US. Tsaka yung magkakilala kami ng asawa ko, nung nakakilala kami, ano na rin, OFW na rin ako dito sa US. Nagtatrabaho ako sa Washington, D.C. Nandito siya sa Texas. Ngayon, pareho na kaming nandito sa Texas. Pero anyway, edi yun, tinawagan niya na. Tapos, tinawagan ko yung mga magulang ko, oh, kumusta, usapan niyo? Di, tawa sila ng tawa kasi nga hindi raw sila masyado magkaintindihan. Pero okay naman. Tapos sabi ko sa kanya, oh, sige, sa susunod, tawagan mo naman yung senior pastor ko. Tapos sinabihan ko yung senior pastor ko, ay, Pastor Nards. Hello po, shout out kay Pastor Nards kung napapanood niya to. Salamat po. Anyway, sabi ko, Pastor Nards, may nakilala po kong lalaki online, binigay ko yung number niyo. Ano nyo naman po sa akin, pakitingnan nyo naman po para sa akin, i-test nyo kung totoo ba yung mga sinasabi niya. Tapos, edi, ginawa niya. Ayun, tawag niya, sabi naman ni Pastor Nards, okay naman, wala naman akong nakikitang, kumbaga mali, consistent naman yung mga sinasabi niya. Edi, sunod, sabi ko, ito, tawagan mo si Pastor Andy, Bible study pastor ko yan. Edi, sinabihan ko rin ng ganun si Pastor Andy na i-test siya. Edi, tawag siya, tawag din siya. Pagka tanong ko kay Pastor Andy, ganun din, kumbaga okay din para sa kanya. Eh di pagkatapos nun, sinabi ko naman sa employer ko, sabi ko, ma'am, may nakilala po akong lalaki online. Tapos yun nga po na gusto niyang manligaw. Sinasabi ko lang sa employer ko, kumbaga out of respect din. Kasi syempre nakatira ako sa bahay nila. Para pag may kausap ako sa telepono, alam nila na, alam niyo yun, meron nang nahuhumaling sa katulong nila. Kaya, ayun yun, no, sinabi niya, oh Gilda, baka delikado yan, ganyan-ganyan. Sabi niya, okay lang ba sa'yo na i-background check natin siya? Sabi ko, oh ma, maganda nga yan eh. Ayun yun, sabi ko, oy, iba-background check ka daw ng employer ko, ibigay mo sa akin yung birthday mo, tsaka pangalan mo, tas yung iba pang information, no, kasi papa-background check nga. Binigay niya naman. Tapos yun, edi pagkatapos ng mga ilang araw, tinanong ko, oh ma'am, kumusta yung resulta? Okay ba yung resulta? Sabi niya, oo daw, okay naman daw yung resulta. Kaya alam niyo po, yung asawa ko, ang dami-dami niyan pinagdaan. Natatawa nga ako sa kanya kasi sabi ko sa kanya, okay lang ba yung mga pinapagawa ko sa iyo? Sabi niya, okay naman. Sabi niya, kung may gusto kang ipakausap, ipakausap mo pa sa akin. Kasi sabi niya, willing na willing daw siyang patunayan na sincere daw siya sa akin. At ang sabi niya sa akin ha, na-appreciate niya daw yung pagiging maingat ko. Ibig sabihin, hindi ako yung babae na
kumbaga, basta na lang go lang ng go. Kumbaga, meron akong pag-iingat na ginagawa para sa sarili ko. At sabi niya nga sa akin, kumbaga, gustong-gusto niyang patunayan kung gaano siya kaseryoso sa pagkakagusto niya sa akin, sa paghahangad niya na magkaroon kami ng relationship. So, after nun, ay di yun, dumalaw na siya sa dinalaw niya na ako. Alam niyo po, nung dumalaw siya, honestly, kahit kiss, wala pong nangyari sa amin. Holding hands lang, tapos hug. Lalo na yung umano na siya, paalis na siya, papunta na siya sa airport. Yun, nag-hug lang kami, tapos ganyan-ganyan. Kaya yun po, no, tapos yun nga, yung mga sumunod doon, after ng kasal namin, doon ko na sinurrender si Badiday. Kaya makikita nyo po, no, na nag-work naman. Alam nyo, natatawa nga yung kaibigan ko kasi nung pumunta yung asawa ko sa Pilipinas, inaasar ako ng mga kuya ko. Sabi nila, kahit bago pa yung pumunta ng Pilipinas, yung nakita nila yung picture, kasi nga, may itsura naman talaga yung asawa ko. Sabi nga nila, hey, paano yung nagkagusto sa'yo? Eh, mukha kang katulong. Naku, suotan mo ng helmet yun. Mamaya, maumpog yan, matauhan yun sa sarili niya. Kahit kaibigan ko, inaasar ako. No, kasi sabi ko nga sa kanya, uy, alam mo ba, ang first kiss namin yan sa kasal. Sabi niya, ang haba ng hair mo, Daya. Sabi ko, oo nga, itong mukhang to. No, talagang itong mukhang to. Akala mo, no, ang taas ng standard. Kahit na, pero alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, eh. Sinasabi ko nga po sa inyo na hindi siya ganun kadali kasi sa relationship, alam nyo yun, kumbaga, madaming factor na dapat tinitingnan natin, yung kagaya ng pag-iingat, o kaya, kung para malaman natin kung talagang sincere ba talaga siya, marami tayong mga bagay na dapat isaalang-alang. Pero alam nyo po, kapag nakita nyo yung tamang tao, kapag dumating yung tamang tao, doon nyo makikita na sobrang worth it, sobrang worth it. Sabi ko nga sa asawa ko, sabi ko, kasi sabi, may nagtanong sa akin, oh, mamaya hindi na yun makapaghintay. Naku, kasi daw, ano nga daw, wala nga daw kiss. O kaya, hindi namin ginagawa yung normal na ginagawa na magkarelasyon. Pero siya po, naging matyaga siya sa akin. Sabi ko, Han, buti ang tiyaga mo. Buti hindi ka nainip. Kasi pinaghintay ko pa siya. Gusto niya nang magpakasal. Sabi ko, ang pakiusap ko lang sa'yo, hintayin mo lang ako, hayaan mo muna na patapusin ko yung kapatid ko. Kasi pinatapos ko muna yung bunso namin ng college bago ako nagpakasal. Sabi ko, buti hindi ka nainip. Sabi niya naman sa akin, oh, alam mo Han, you're worth it. Sabi niya, handa akong hintayin ka. Kaya alam niyo po, no, syempre, tuwang-tuwa naman si Inday. Tiyan mo yung pagbumukhang to, no, talagang may naghintay. Kaya alam niyo po, ang masasabi ko lang, no, na it's worth it po. Kapag nakita niyo na yung tao na totoong magmamahal sa inyo, tatanggapin kayo kung ano kayo, sobrang marirealize niyo na tama talaga na naghintay ako. Sobrang tama na ni-reserve ko yung sarili ko para sa kanya. Ngayon po, paano po doon sa mga tao na may past na nagkaroon sila ng relationship, tapos nagkamali sila, paano po yun? Ang maa-advise ko lang po sa inyo, no, na halimbawa po, masasabi na, ay, na-surrender ko na si Padiday dati, paano naman yun? Nagkamali na po kayo sa nakaraan, maging mas matalino na po kayo sa kasalukuyan bilang paghahanda sa hinaharap. Huwag po kayong magpapadala sa mga lalaki. Alam niyo po, may personal experience ako niya, no, mga kaibigan ko nung college. Meron akong kaibigan na, alam niyo yun, nasa room kami. Dadating na yung professor namin para mag-discuss kasi nag-aral ako ng nursing, no? Graduate po ako ng nursing. So, anyway, nandoon kami. Bigla ba naman tumawag yung lalaki, pinapauwi siya. Ano yun? Tapos meron naman, iba din to. Ito naman, nandoon kami sa hagdanan. Biglang tumawag yung lalaki kasi papunta na kami sa room namin. Meron kami nung exam. Nakalimutan ko lang kung prelim ba siya o midterm. Basta anyway, major exam siya. Tumawag din yung boyfriend niya. Pinapapunta naman siya sa bahay ng boyfriend niya. Tapos yung kaibigan ko naman na yun, gusto rin niya pumunta. Alam niyo ba ang ginawa ko? Anyway, hindi naman natuloy yung pagpunta nila. Yung isang tumawag sa room. Tsaka, kasi pinigilan namin, eh, na kaming mga kaibigan niya.
Kaya sabi namin, ano ba yun? Ano bang klaseng boyfriend yan? Kanyan-kanyan. Di pinayuhan namin. Hindi natuloy. Ito naman isa, iba rin to. Si, ang ginawa ko sa kanya, kasi aalis siya. Alam niyo ba ang ginawa ko? Hinawakan ko yung braso niya. Tapos ayaw ko siyang paalisin. Sabi ko, bahala ka. Tapos hinila ko talaga siya papuntang room. Kasi syempre, bilang kaibigan, no? Kumbaga siya, wala siya sa rational thinking niya. Nadadala siya sa sinasabi ng boyfriend niya. Kasi siguro, mahal niya ganyan na gusto niya ng puntahan agad. Pero sabi ko, hindi, kung matinong lalaki yan, maiintindihan niya na exam natin ngayon na nag-aaral ka. Kaya yun, hinila ko siya. Tapos buti naman, nung nandun na kami sa room, hindi na siya tumakas. Tapos eto naman, iba rin to. Alam niyo, ang dami ko kasi, lalo na no, pag college, parang alam niyo, nagiging normal na lang kasi yung ganyan. Yung ano, nabubuntis, kahit nga ngayon, high school na eh. Pero anyway, eto namang isa na to. Umiyak siya sa akin kasi sabi niya nga, feeling niya, yung wala na siyang dignidad. Kasi sabi niya, naibigay niya na yung sarili niya sa unang boyfriend niya, sa pangalawa, sa pangatlo. Ngayon, parang feeling niya, wala na siyang dignidad bilang babae. Sabi ko sa kanya, wag ganyan. Sabi ko sa kanya, alam mo, kung ganyan yung pakiramdam mo, di ba dapat itigil mo na siya? Sabi ko, hindi, sabihin mo sa boyfriend mo, wag. Sabi niya, eh, syempre, sasabihin naman ng boyfriend ko, papakipot ka pa, eh, kala mo naman ang linis-linis mo. Eh, di pag sinabi niyang ganun, kapag may nagsabi po sa inyong ganun, mga kababaihan, mga kapwa ko, may badiday. Kapag may nagsabi sa inyong ganun, sabihin niyo sa lalaki na yon, kung ganyan ang tingin mo sa akin, dapat maghiwalay na tayo. Kasi kung ganyan po yung tingin sa inyo, no, na, ay, pag hindi mo binigay yung sarili mo sa akin, kala mo naman ang linis-linis mo, ibig pong sabihin, wala po siyang respeto sa inyo. Kasi kung yung lalaki, mahal ka, may respeto sa inyo, at may totoong pag-concern sa inyo, no, pag-aalala sa inyo, kung ano yung desisyon mo, irarespeto niya. Hindi naman ibig sabihin na naibigay mo na yung sarili mo, nagkamali ka na sa nakaraan. So, dapat i-take advantage niya yon. So, dapat abusuhin ka niya. Sabi niya, eh, kunwari ka pa, akala mo naman ang linis-linis mo. Akala mo naman si matimtimang B ka. Hindi ka naman ganun. So, anyway, kung ganun po yung tingin niya sa'yo, then, i-let go mo siya. Let him go. Kasi 'di ba kung hindi naman matino yung pagtrato niya sa iyo, ano pang purpose? Ano pang sense na magsama kayo kung wala siyang respeto sa iyo? 'Di ba nga dapat i-appreciate kanya na dati nagkamali ka na, ngayon gusto mong itama, gusto mong kunin, ibalik yung dignidad mo bilang babae na alam mo dati nagkamali ako eh. Ginawa ko to nung sa nakaraang relationship ko. So ngayon, ang pakiusap ko sa'yo, gusto ko this time gawin to ng tama. Gusto ko ibigay yung sarili ko sa isang tao na merong totoong pagki-care sa akin, merong totoong commitment para sa akin, merong seryosong layunin sa akin. Kaya sa ngayon, nagdesisyon ako na hindi ko na ibibigay yung sarili ko, maliban na lang na yung tao na yon ipakita niya yung genuine concern niya sa akin at yung respeto at yung, kumbaga, mabigat na commitment para sa akin. Kapag yung lalaki na yon ay sus, pag ganyan-ganyan ka pa, kala mo naman, ano, malinis ka, go. Ay, ano ka ba, babe, kung talagang mahal mo ako, patunayan mo, go. Ano ka ba, babe? Ano, seryoso naman ako sa iyo eh. Sa ganito, papakasalan naman kita. Next year, papakasalan naman kita. Go! Kasi po, iba po yung laway lang, no? Yung laway po, madali lang yan eh. Pero yung patunayan mo, ipakita mo sa tao, itest mo yung tao na yun. Doon natin malalaman na talagang pwede na natin na isuko si Badiday kapag nagpakita na siya ng totoong commitment, ng sacrificing love. Yung pag-ibig na kayang magsakripisyo, yung pag-ibig na kayang magtiis, yung pag-ibig na kayang magtiyaga, yung pag-ibig na kayang irespeto ka, pag-ibig na kayang hintayin ka, pag-ibig na handang patunayan sa'yo. Kaya yun lamang po, no, yung gusto kong i-share sa inyo ngayon na sobrang sarap po. Alam niyo po, ang sarap sa feeling yung pakiramdam mo na secure ka. Yung pakiramdam mo na yung pagmamahalin niya sa iyo totoo. Ako po kasi
yun yung nararamdaman ko sa asawa ko na hinuhope ko, pinagpe-pray ko na maramdaman din ng anak ko, ng anak kong babae someday, kahit ng anak kong lalaki, sa makakarelasyon niya, yun na may totoong paggalang sa kanya, concern sa kanya, may totoong pag-ibig sa kanya. Hinuhope ko para sa kapatid ko at hinuhope ko para po sa bawat isa sa inyo. Nawa po maramdaman niyo yun. Hindi po madali, pero alam niyo po kung totoo yung pagmamahal, hindi po mahirap ipaglaban. Hindi po mahirap magsakripisyo kasi mahal mo eh. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa nakatulong po ito. Alam ko po na medyo mahaba siya no, pero sa tingin ko naman po no, worth it siya. Worth it siya na pag-usapan, worth it siya na pakinggan. Kaya maraming po salamat sa inyong panonood, mga katukayo. Nawa po pagpalain po kayo ng Panginoon. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-iwan ng comment. Maraming po ulit salamat sa inyo.